Nusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang ilang mahalagang panukalang batas gaya ng panukalang ibaba ang optional retirement age ng government workers sa bansa. Si Mela Les Mora sa detalye, Rise and Shine. Mela. Higit 3 decades nang nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno si Jerry, 57 taong gulang. Sa tagal ng kanyang serbisyo, kung maaari, sana'y mapababa na anya ang edad ng pagre-retiro sa bansa para mas maaga na rin niyang matanggap ang kaukulang benepisyo para sa kanya. Ay, kung makukuha akong benepisyo, kung malaking halaga, ipunin natin para sa ating pagtanda. Gusto ko rin ma-enjoy, makasama ko pamilya ko, mga anak ko, makasama ko sila. Habang buhay na magkasama-sama kami. Sa Kamara, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 206 o panukalang naglalayong ibaba ang optional retirement age ng government workers sa bansa mula sa 60 years old para gawin ng 56 years old. Sa ilalim ng panukala, mapapaaga na ang pagkuha ng retirement benefits ng qualified government workers kung kanilang gugustuhin habang nananatili naman sa 65 years old ang compulsory retirement age. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, makatutulong ang inaprobahang panukala sa higit 1 milyong manggagawa ng gobyerno na nais nang magretiro. Sa pamamagitan nito, mas makapag-e-enjoy anya sila sa buhay bago pa man sila maging senior citizen. Bukod naman dito, lusot na rin sa huling pagbasa ng Kamara ang iba pang mahalagang panukalang batas. Tulad ng House Bill No. 6680 na nagbibigay ng full insurance coverage sa lahat ng kwalipikadong agrarian reform beneficiaries. House Bill No. 5702 na magbubura sa mga hindi nabayarang interes at multa ng mga magsaka, mangingisda at agrarian reform beneficiaries sa mga pautang ng gobyerno. House Bill No. 6574 na magpapalakas naman ng mental health services sa mga eskwelahan sa bansa. House Bill No. 6572 na naglalayong gumamit ng digital technology sa pagtuturo sa mga paaralan at House Bill No. 6505 na nagpapalawig naman ng prangkisa ng government TV network na IBC 13. Mela Les Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.